po. Muli po nandito ako si Princess para mag-share na naman sa inyo ng isang napaka-powerful words ng Lord today. Siyempre, from the Bible, ito po ang John 1:12. Sinasabi po sa verse na ito na, "But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name." So itong verse na to is all about having a relationship with God as our Father, at tayo ay Kanyang mga magiging anak. Sabi din ng verse na ito, ang binibigyan lamang ng karapatan ng Diyos na maging Kanyang mga anak ay ang mga tumanggap at nanalig sa Panginoong Jesucristo. Tumanggap at nanalig sa Panginoong Yesus sa Kanyang pangalan bilang Savior, Lord, and God. Hindi po totoo na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos, gaya ng sinasabi sa John 8:44. Tinuro po ng ating Panginoong Yesus na ang Diablo ay may mga anak din. Kapag inaral po natin ito, ang ibig sabihin, ang hindi tumanggap kay Jesucristo ay hindi magiging anak ng Diyos. Kaya yung hindi tumanggap kay Jesucristo ay kanino kayang anak? Kayo na po ang mag-isip. Kaya mas maganda na tiyakin natin na anak talaga tayo ng Diyos. Paano? Manalig tayo kay Jesucristo at tanggapin natin siya sa ating puso bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. At gaya ng sinasabi sa John 1:12, tayo ay magiging mga anak ng Diyos. At kapag ikaw ay naging anak na ng Diyos, ang unang ibibigay niya sa iyo ay ang salvation at ang eternal life. At kapag anak ka na ng Diyos, magiging responsibility ka na ng Ama. Kaya mapoprovide sa iyo lahat ng pangangailangan mo o proteksyonan ka sa lahat ng masasama na gawa ng mundong ito. At syempre, poprotectionan ka maging sa Diablo. Protection, provision, blessings and favor. Yan ang ibibigay sa iyo ng Diyos Ama kapag ikaw ay naging anak niya. Kaya para maging anak ng Diyos, manalig ka ng may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya ini-invite kita sa isang prayer ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo at mangyayari sa buhay mo ang John 1:12. Tara, pray tayo. Panginoong Yesus, gusto ko pong maging anak ng Diyos. At sa pamagitan niyo lamang, ako'y magiging anak ng Diyos. Kaya lubusan po akong tumatanggap sa inyo ngayon sa aking puso at ako po ay nananalig sa inyo na kayo lang ang tanging tagapagligtas. Namatay po kayo sa krus para sa aking mga kasalanan. Panginoong Yesus, nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan at magmula sa araw na ito, baguhin niyo ang buhay ko at salamat po sa pamamagitan ninyo sa aking pananalig sa inyo. Ako ngayon ay anak na ng Diyos at magkakaroon ako ng favor at blessings ng Panginoong Diyos dahil ako'y anak na ng Diyos. Amen. Sumabay ka ba sa panalangin? Ayun, congratulations. Mula sa araw na ito, anak ka na ng Diyos. Favor and blessings will be upon your life. Maliban pa sa pinakamatinding blessings ng salvation at eternal life. Salamat sa panonood. Hanggang sa muling powerful words of God. God bless!